Bago sa saksi, sugatan na isang call center agent sa Cagayan de Oro matapos sunggaban at tutukan pa umano ng kutsilyo ng driver ng nasakyan niyang tricab. At sa Nueva Ecija naman, itinumba sa harap mismo ng kanyang coffee shop ang isang negosyante. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Biglang bumaba ang angkas nito at pinagbabaril ang isang lalaki bago tumakas. Patay ang 25 anyo sa si John Paul Martinez matapos babaril sa tagiliran. Sa gabi hindi ako makatulog. Pinatapos siya 25 pa lang, wala naman siyang Hiling ng kanyang pamilya, agad na mahuli ang mga suspect. Ayon sa mga pulis, tukoy na nila ang pagkakakilala ng dalawang suspect sa tulong ng CCTV footage. Mga sugat sa mukha, kamay, tagiliran at dibdib naman ang tinamo ng call center agent na si Sheila. Di niya tunay na pangalan. Kwento niya, pauwi na siya nang sumakay siya ng bao-bao o tricab sa barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City, Martes ng madaling araw. Pero nagulat daw siya nang lumihis sa madilim na lugar ang sinasakyan at bigla siyang sinunggaban ng suspect. Bigla siyang dumiretso sa akin sa likod. Hindi ko na alam yung nangyari. Ang alam ko lang is nakatutok na sa akin yung kutsilyo. Tapos yung mukha niya is sobrang lapit na talaga sa mukha ko. Bigla akong sumigaw. Tapos hinawakan ko yung kutsilyo ng dalawang kamay. Nakuha ng suspect ang bag ng biktima. Pero ang biktima nakatakas. Nagtago raw siya hanggang sa may dumaang food delivery rider na nahingian niya ng tulong para dalhin siya sa ospital. Iniimbestigahan na ng Cagayan de Oro City Police Office ang insidente. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.